buod ng imping negro halaw sa orihinal na akda ni Rogelio Sikat. O baka mapaaway ka na naman impen sa ad ng ina na pinangangaralan na naman siya. Hindi ho, sa ad ni impen. Bayaan mo nga yung mga yon. Huwag mo nalang pansinin para di ka mapaaway. Muling tugon ng ina. May iba pang sinasabi ang ina ni impen, ngunit di niya ito pinapansin. Paulit-ulit na niyang naririnig ito, kaya't naririndi na ang kanyang tenga. Pagkatapos maghilamos, ay agad nang kumilos si Empen para magpalit ng damit. Kahit antok pa, ay kailangan na niyang lumakad para di tanghaliin at makasahod ng tubig. Naroon na naman siguro si Ogor. Kahit siyang nauuna sa pila, ay lagi pa rin siyang inuunahan ni Ogor para sumahod ng tubig. Si Ogor Empen, huwag mo nang papansinin. Mahabol na banggit ng ina bago siya umalis. Tuwing umaga ay umaalis si Impen para umigib at laging pinaaalalahanan ng ina na huwag pansinin si Ogor dahil talaga raw na basagulero ito. Si Ogor na kamakailan lang ay umaway sa kanya. Ang itim mo, Impen! Laging tukso nito. Kapatid mo ba si Kano? Saad ng isa pang naroroon. Si Kano ay kapatid ni Impen sa ama. Maputi ito kaya't nabansagang Kano. Sino ba talaga ang tatay mo? Muling hirit nito. Sino pa edi si Dikyam? Sagot naman ni Ogor. Si Dikyam ay isang karakter sa comic strip ni Tony Velasquez. Ito'y sundalong maitim. Tawanan ang mga naroroon. Si Ogor ang itinuturing na hari ng gripo na kanilang sinasahuran. E ano kung maitim? Saad naman ni Impen. Sa katagalan ay natanggap na ni Impen ang panunuksong iyon sapagkat ito ay totoo. Ang kanyang ama ay isang negrong sundalo na iniwan ang kanyang ina pagkapanganak pa lamang sa kanya. Sari-sari ang mga kapatid ni Negro. Baka makatatlo pa nanay niya, muling panunukso ni Ogor. Natatandaan niya ang mga panunuksong iyon at mula noon ay naging mitya na iyon ang kanyang paghihimagsik sa pook na iyon na ayaw magbigay sa kanya ng katahimikan. Halos kasing gulang ni Impen si Ogor, ngunit hamak na mas matipuno ang pangangatawan nito. Malakas si Ogor at hindi ito yumuyuko kahit may pasang balde ng tubig. Nang marating na ni Impen ang ulihan ng pila, ay binabanan niya ang kargang timba na walang lamang tubig. Saad sa sarili na sana ay huwag siya ang maging paksa na naman ng mga agwador. Naka-anim na karga na ng tubig si Impen, ngunit may isa pang nagpapaigib sa kanya. Kapag tag-araw ay malakas ang kita ng mga agwador sapagkat mahina ang tulo ng tubig sa kanilang pook at bihira ang may poso. Negro! Nagulat siya nang marinig iyon. Nasa likuran niya lamang si Ogor. Huwag ka nang magbibilad, dun ka sa lamig. Saad nito at isinahod na ang dalang balde sa gripo. Napakatagal ng oras para sa kanya ang pagpuno ng balde ni Ogor. Napabuntong hininga na lamang siya nang malapit nang mapuno ito. Katwiran niya, sa wakas, makakalis na ito at wala na sanang bumalik. Tuwang-tuwa si Impen nang mapuno na din ang isa pang balde ni Ogor. Makakasahod na rin ako, sabi niya sa sarili. Daraan pa pala siya sa tindahan ni Taba at bibili ng gatas para sa bunso niyang kapatid. Nang isasahod na ni Impen ang kanyang balde, ay isang makapangyarihang kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Si Ogor ito! Gutom na ako, Negro! Ako muna! Saad ni Ogor. Kadarating mo lang, Ogor! Mariing tutol ni Impen. Ako muna sabi eh! Tugon ni Ogor. Agad na itinabi ni Impen ang balde na nakatingin pa rin kay Ogor at itinapon niya ang konting laman nito.
Uuwi na ako, bulong ni Impen sa sarili. Anong ibinubulong mo? Saad ni Ogor. Maya-maya pa ay nabuwal si Impen at tumama ang pisngi sa labi ng nabiyak na timba. Napasigaw ito sa sakit. Hinipo ni Impen ang pisngi. Basa ito. Mapula. Dugo. Ogor! Sa wakas ay naisigaw ni Impen. Hindi nagustuhan ni Ogor ang pagsigaw nito, kaya't sinipa niya si Impen at nagtauman ang mga balde. Umaliktad si Impen at tumawa ng malakas si Ogor. Humihingal at tumuluha si Impen sa tinamon niya kay Ogor. Muli ay sinipa siya ni Ogor sa kanyang pigi at namilipit siya sa basang simento. Matagal din bago napawi ang kirot sa pigi ni Impen. Maya-maya lamang ay bumangon at itinukod niya ang kamay sa simento. Si Ogor simula noon ay tinuring na siyang kaaway. Bakit siya inapi nito? Nanginginig sa galit ang katawan ni Impen. Nang muli siyang sisipain ni Ogor at parang asong sinunggaban ni Impen ang kanang paa nito. Nawala ng balanse si Ogor at silang dalawa ay nagpagulong-gulong. Nang mapaibabaw si Impen ay walang tigil niyang pinagsusuntok si Ogor. Sinunod-sunod niya ito na wari ay papatay ng tao. Papatay niya si Ogor. Sunod-sunod na suntok ang pinakawala ni Impen at si Ogor naman ay tila asong nagpupumilit umibabaw. Sa isang iglap naman ay siya ang napailalim. Tinanggap niya ang mga suntok ni Ogor. Hindi niya nailagan ang mga suntok nito sapagkat nasisilaw siya sa araw. Tila manhid na si Impen. Wala siyang maramdamang sakit. Sa mga suntok ni Ogor ay tila nasalinan pa siya ng lakas. Buong puwersang umigtad at napailalim muli si Ogor. Natadtad ng suntok si Ogor sa mukha, sa dibdib. Mahina na si Ogor, lupay-pay na. Umihingal na rin si Impen sa walang tigil na suntok. Ang sabog na labi ni Ogor ang nagsasabing, "Impen!" Muli ay tinaas ni Impen ang kamay upang suntokin pa si Ogor. "Impen! Suko na ako! Binaba na ni Impen ang kanyang kamay. Napasuko niya si Ogor. Ilang sandali lamang ay dahan-dahan nang tumayo si Impen habang nakatingin pa rin kay Ogor. Wasak ang kanyang suot at duguan ang likod. May basa pa ng dugo ang kanyang mga labi. Walang nakakibo sa mga agwador na naroon. Walang pagtutol sa mga mata ng mga ito bagkus ay paghanga. May luha man sa mata ay may galak ding nadama si Impen. Sa matinding sikat ng araw, tila isang sugatang mandirigma si Impen, nakatayo sa pinagwagiang larangan.